Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa delayed registration of birth. Mainit itong topic na ito dahil sa late registration ng kapanganakan ni Mayor Alice Go ng Bambantarlac. Ayon sa record ng PSA, ipinarehistro ang kapanganakan ni Mayor Go nang siya ay 19 years old na. Pero dito sa Pilipinas, nangyayari ang late registration. Katunayan, ayon sa PSA, halos 1,000,000 ang delayed registration of birth kada taon mula 2013 hanggang 2022. At merong mga 3.7 million na Pilipino ang walang birth certificate o hindi nakarehistro ang kanilang kapanganakan. Sa mga hindi nakakalam, dapat na iparehistro ang kapanganakan ng isang tao within 30 days mula ito ipinanganak. Kapag lumampas na ang 30 days, ito ay ipaparehistro sa pamamagitan ng delayed registration of birth. Ano ang mga requirements para sa delayed registration of birth? Kapag ang ipinaparehistro ay minor o wala pang 18 years old, kailangan ng 4 na kopya ng Certificate of Live Birth na duly accomplished at nilagdaan ng mga kasangkot na partido. Kailangan din yung duly accomplished Affidavit of Delayed Registration. Ito yung nasa likod ng Certificate of Live Birth. Dapat itong gawin ng ama o yung ina o yung tagapag-alaga. Ang mga detalyeng kailangan ay ang pangalan ng bata, pitsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng ama kung ang bata ay illegitimate at gustong kilalanin ng ama ang kanyang anak, pitsa at lugar ng kasal ng mga magulang kung kasal ang kanyang mga magulang, dahilan ng hindi pagpaparehistro ng kapanganakan ng bata sa loob ng 30 days pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Kung ang tao naman ay paparehistro ay 18 years old na o mas matanda, lahat ng mga kinakailangan ng ating binanggit para sa isang minor de edad, dapat na ipasa ito rin ang Certificate of Marriage kung ang tao ay kasal na. Ang late registration ng kapanganakan ay dapat na i-file sa opisina ng Civil Registrar kung saan ipinanganak ang tao. Paano kung hindi naman totoo o kaya pinagsususpitsahang hindi siya Pilipino dahil ang kanyang mga magulang ay walang record sa PSA at ipinapalagay na mga dayuhan tulad sa kaso ni Mayor Go? Pwede bang kansilahin ng PSA ang nakarecord o nakarehistro ng birth certificate? Mga kaibigan, hindi pwedeng kansilahin ng PSA ang naturang birth certificate. Kailangan na ang pagkansila ng birth certificate ay gawin lamang sa pamamagitan ng judicial proceedings o sa pamamagitan ng paghain ng tamang petisyon sa korte. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating talakayan. Maraming salamat. Bye-bye.